Ngayon naman, kikilalanin natin ang tunay na hari ng rebound pagdating naman dito sa PBA. Pero bago natin pag-usapan yan ay huwag ninyong kalimutang click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mundo ng sports, lalong-lalo na sa PBA at sa basketball. Marami ang lumalabas na hari ng rebound dito sa PBA, pero di ba ang talagang hari ng rebound ay yung nakapagtala ng pinakamaraming rebounds sa buong karera niya ng paglalaro ng basketball sa PBA. At dito nga ay nakita ko ang apat na may pinakamaraming rebounds dito sa PBA. At ito ay si Ramon Fernandez na mayroong 8,652 na rebounds. Habang sumunod naman itong si Abet Gidaban na meron namang 8,570 rebounds. 82 lamang ang difference nila sa rebound stats. At ngayon, mas kikilalanin pa natin sila. Itagdag na rin natin si Jerry Contenera na nasa top 3 at si Asita Ulaba na nasa top 4 naman sa all-time rebounding record ng PBA. At si Asita Ulaba lamang ang active ngayon na naglalaro sa PBA. Pero masyado nang malayo ang agwat niya sa top 1. Kaya malayo na maabot niya ang top 1 rankings pagdating sa all-time rebounding. Umpisahan na natin kay Ramon Fernandez. Itong si Ramon Fernandez ay pinanganak noong October 3, 1953 at puro itong Pinoy. Ang height naman nito ay 6'4". Hindi lang sa rebounding ito magaling dahil pati ang all-time scoring record ay nakuha nito at nakapagtala naman ito ng 18,996 points sa kanyang buong karera sa PBA. Marami pa itong awards na nakuha sa PBA pero yung ilan lang ang babanggitin natin sa kanila. Ito talaga ang tunay na hari ng rebound dahil 8,652 ang nagawa nitong rebounds sa buong karera niya sa PBA. Maaring marami na naman sa atin ang magsasabi na dahil marami rin siyang games na nilaro pero kasama sa pagiging malakas ang pagkakaroon ng katawan na hindi palaging nai-injured o nagkakaroon ng injury. Itong si Ramon Fernandez ay produkto ng University of San Carlos sa Cebu sa taong 1972 at sumali sa team ng San Miguel Braves at naglalaro sa liga na Manila Industrial and Commercial Athletic Association o MICAA. Sa sumunod na taon ay lumipat ito at nagtransfer sa bagong team ng Komatsu Comets at pagkatapos ay pinalitan ang pangalan nito as Toyota Comets. Naging miyembro ng ilang national teams gaya na lamang ng team ng 1972 ABC Under 18 Championship, ang 1973 ABC Championship, ang 1974 World Championship, ang 1974 Asian Games at ang 1990 Asian Games. Itong si Ramon Fernandez ay unang naglaro sa PBA noong 1975 noong naging pioneer ang Toyota Comets o sabihin na nating nakasali ang Toyota Comets sa siyam na pioneer ng PBA. Naging katim rin nito sina Robert Jaworski, Francis Arnaiz, Arnito Dales, Danny Florencio, Emerito Emer Legaspi at Abby King. Ang Toyota Comets ay nanalo ng siyam na titulo sa pagkakampyonato mula noong 1975 hanggang 1983. Si Ramon Fernandez ang naging MVP noong 1982 at ito lamang ang nag-iisang MVP na nakuha niya sa paglalaro sa Toyota Comets team. Pagkatapos ma-disband ang Toyota Comets noong 1984 ay nagdesisyon na sumali si Ramon Fernandez kasama ang ilan sa dati niyang kasamahan sa Toyota Comets at napunta ang mga ito sa Bierhausen. Dito na nagsimulang kumalat ang away nila ni Robert Jaworski at na-trade naman ito sa Tanduay kapalit ni Abet Gidaban at sa paglalaro niya sa Tanduay Ram ay nakakuha pa ito ng tatlong kampyonato bago ma-disband naman ang Tanduay Ram bago mag-umpisa ang 1988 season ng PBA. Pero nabili ang franchise rights nito at ang nakabili nito ay ang Pure Foods. Dito nagsimulang maging playing coach si Ramon Fernandez kung saan nakasama niya sina Jojo Lastimosa, Alvin Patrimonio at marami pang iba. Sa 1988 conference ay nagawa ni Ramon Fernandez na umabot sa finals. Kaso, tinalo sila ng San Miguel Beer. Pagkatapos matalo ang Pure Foods sa San Miguel ay nagdesisyon ang Pure Foods na i-trade itong si Ramon Fernandez papunta naman sa San Miguel Beer kung saan ang naging kapalit niya ay itong si Abet Gidaban at sa All-Filipino Cup ng conference na ito ay nagawa ni Ramon Fernandez na mag-champion at naging MVP pa ito sa All-Filipino Cup
Conference 1988 at dito siya ang naging kauna-unahang manlalaro na nakakuha ng apat na MVP award sa apat na magkakaibang team. Napakalaki ang naging parte nito sa pagkuha ng Grand Slam noong 1989 at nagawa ng SMB na makamit ito sa tulong ni Ramon Fernandez, pero habang nagkakaedad naman ito ay nagawang agawin ni Benji Paras ang MVP award, at ang edad nga ni Ramon Fernandez nung naagaw ni Benji Paras ang MVP award ay 36 years old na ito, at di kalaunan ay nagretiro na ito sa paglalaro noong taong 1994. Sa sobrang dami ng award na nakuha nito ay babanggitin lang natin ang ilan sa kanila. Naging 19 times PBA champion ito, 6 times PBA All-Star, 4 times PBA Most Valuable Player, PBA All-Time Leader in Career Scoring, PBA All-Time Leader in Career Rebounds, PBA Leader in All-Time Career Block, PBA's 25 Greatest Players, PBA Hall of Fame Class of 2005, at marami pang iba. Puntahan naman natin itong si Abbott Gidaban, ang sumunod sa kanya sa All-Time Rebounding. Itong si Abbott Gidaban ay mayroon namang 8,570 rebounds. Konti lang ang agwat nila ni Ramon Fernandez pagdating sa All-Time Rebounding stats. Ito namang si Abbott Gidaban ay pinanganak noong September 14, 1952. Nagsimula naman ang karera nito sa basketball sa Agoho Pirates at sa University of San Jose. At noong 1973 ay naging parte ng CRISPA team sa Mikaa. Naging late bloomer ito sa team ng CRISPA, pero di kalaunan ay lumabas rin ang talent nito as a big man. Itong si Abbott Gidaban ay may height na 6'5 at naglaro sa PBA simula noong 1975 hanggang 1995. Halos 20 years rin itong nanatili sa PBA. Ang mga naging team nito ay ang CRISPA Redmanizers, Tanduay Ram Makers, Manila Beer Brewmasters, Beer Foods Hot Dogs, Alaska Air Force, Pepsi Hotshots, at Shell Remula X. Ang mga awards naman na nakuha nito ay 2 times Most Valuable Player o MVP, 5 times PBA Mythical First Team, 3 times PBA All-Star, PBA's 25 Greatest Players, at miyembro ng 15,000 Points Club member. Pero ang talagang kapuna-puna ay ang rebounding, dahil sila lang ni Ramon Fernandez ang umabot sa 8,000 all-time mark rebounding ng PBA. At yung ibang sumunod sa kanila ay medyo malayo na ang agwat. Nararapat lang na si Ramon Fernandez ang humawak ng hari ng rebound na record, dahil wala pang nakakatalo sa record na ito sa halos ilang dekada na nagdaan sa history ng PBA. Pero sa tingin ko ay malayo pa na malampasan ang record na ito, dahil pa-retire na si Asi Taulaba at nasa 6,208 rebounds pa lamang ang kanyang nagagawa. Pero hindi na masama, dahil nasa top 4 ang kanyang record na ito. Sumunod naman sa listahan itong si Jerry Condinera na mayroong 7,304 rebounds. Itong si Jerry Herman Condinera ay pinanganak noong November 14, 1966 at naging isa ring coach ito sa MPBL o Maharlika Pilipinas Basketball League. Ang nickname naman nito noon sa PBA ay ang Defense Minister, dahil sa galing nito pagdating sa depensa. Una itong naglaro para sa University of the East kasama si Alan Kaidick, at pinangunahan nila ang pagkuha ng back-to-back championship ng University of the East noong 1984 at 1985. At sumali naman ito sa PBA noong 1988. Ang playing career nito ay noong 1988 hanggang 2005. Ang height naman nito ay 6'5", at ang kasalukuyang taon nito ay 53 years old na ngayon. Naglaro ito sa team ng Pure Foods Tender Juicy Giants, Mobiline Phone Pals, at sa FedEx Express. Naging maganda ang laro nila ni Alvin Patrimonio sa loob ng 12 seasons, at na-trade ito sa Mobiline kapalit naman ni Andy Siegel. Ang mga record naman ito sa history ng PBA ay 5 times PBA champion, PBA Defensive Player of the Year, 2 times PBA Sportsmanship Award, 2 times PBA Best Player of the Conference, 11 times PBA All-Star, 9 times PBA All-Defensive Team, 3 times PBA Mythical First, at marami pang iba. Nagawa rin itong mapabilang sa 25 Best Player of All Time dito sa PBA, at nagawa nitong maparitiro ang kanyang number 44 jersey sa Pure Foods franchise. Noong November 9, 2014, naging coach naman ito sa MPBL noong 2018 hanggang 2019 ng Imos Caleb Shawarma. Sunod naman sa pang-apat na listahan ng all-time rebounding record ay itong si Asi Taulaba na meron namang 6,208 na rebounds.
Hindi na masama para kay Asita Olaba dahil nasa top 4 siya ng listahan at nasa kalahati lamang ng games played ni Ramon Fernandez ang nalaro niya, kung saan si Ramon Fernandez ay mayroong 1,074 games played habang itong si Asita Olaba ay meron lamang 546 games played. Kung marami rin sanang games played itong si Asita Olaba ay hindi naging malayo na siya ang naging hari ng rebound dito sa Pilipinas o sa PBA. Itong si Asita Olaba ay pinanganak noong March 2, 1973 at 47 years old na ito ngayon. Ang height naman nito ay 6'9 at halos 23 years ang playing career nito sa PBA kasama na ngayong last season niya ngayong 2020. Itong si Paul Lasi ay Filipino Tonggan at siya ang pinakamatandang active player na naglalaro pa sa kasalukuyan dito sa PBA. Naglaro naman ito para sa team ng Blue Detergent Kings, Moviline Phone Pals o ang Talk and Text, Coca-Cola Tigers, Meralco Bolts, San Miguel Alab, Air 21 Express o ang kasalukuyang Enlix Road Warriors. Ang mga awards at records na naitala naman nito sa PBA ay PBA Champion All Filipino Cup noong 2003, at siya ang naging Finals MVP sa conference na ito. Siya rin ang nakakuha ng Most Valuable Player sa conference din na ito. 17 times PBA All-Star, 2 times PBA All-Star Game MVP at marami pang ibang awards ang nakuha nito. Pasok rin ito sa PBA's 40 Greatest Players. Halos naging dikit ang all-time record ni Ramon Fernandez at Abot Gidaban pagdating sa rebound at medyo naging malayo na ang agwat ng dalawang sumunod sa kanila. Pero halos yung apat na nabanggit ay naging magaling sa larangan ng basketball at nakakuha rin ng iba't ibang parangal sa PBA. Pero malinaw naman na si Ramon Fernandez ang tunay na hari ng rebound at kita naman na pinilit itong habulin ni Abot Gidaban pero sadyang kinapos lang ito sa panahon. Ito po ang W Zone at huwag ninyong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mundo ng sports at maging sa mga record ng mga nakalipas na players dito sa PBA.